Arlene, ano ang paliwanag ni Robredo sa usapin sa Bataan Nuclear Power Plant at kumusta rin ang pag-iikot ng Robredo ticket sa Cavite? Bernard, ayon nga kay VP Robredo, bagaman bukas siya na mapag-usapan itong nuclear energy, ay hindi pa niya ito ang dapat pagtuunan ng pansin sa ngayon. Kung si presidential candidate at vice president Lenny Robredo ang tatanungin kaugnay ng usapin ng Bataan Nuclear Power Plant, hindi ito ang kanyang tututukan sakaling maupong susunod na pangulo ng bansa. Aniya ang dapat na pinag-uusapan ngayon kaugnay ng enerhiya ng bansa ay ang plano para sa paggamit ng renewable energy at pagiging carbon neutral ng Pilipinas. While bukas tayo sa discussions on tapping nuclear energy, least of our priorities yun. Dahil yung priority talaga natin ngayon, papunta na tayo dun sa COP26 commitment natin na carbon neutral na tayo by 2050. Giit ni Robredo, dapat ding balikan ang mga problema na naging dahilan kung bakit hindi nagamit ang naturang planta. Totoo, magkakaproblema tayo sa supply ng kuryente. Kaya nga open tayo sa kahit anong diskusyon. Pero with regards sa Bataan Nuclear Power Plant, balikan natin. Bakit ba sa dinamin-dami ng ginastos natin, hindi naman natin ginamit? Kasi marami problema. Itinayo ang Bataan Nuclear Power Plant noong panahon ng rehimeng Marcos, ngunit hindi ito nagamit dahil sa safety at corruption issues. Samantala, nagsalita na rin ang Lenny Kiko tandem sa mga akusasyon na tila nagagamit na umano ang simbahan sa politika. Paliwanag ni Robredo, nais nilang maging katuwangan simbahan sa paglaban sa lumalaganap na disinformation. Aniya, ito'y upang matiyak din na hindi base sa kasinungalingan at maling impormasyon ang lalabas sa desisyon sa eleksyon. Masyado naman yata yung insulto sa simbahan. Ang simbahan hindi naman magpapagamit. Yung simbahan, mas matatag na institusyon nito kesa sa mga politiko. Ngayong araw sa probinsya naman ng Cavite, nangampanya ang Robredo ticket. Unang binisita ni na Robredo ang Carmona Cavite kung saan nagkaroon ito ng meet and greet sa kanilang supporter volunteers. Dito muling kinilala ni Robredo ang pagkikiisa at pagiging aktibo ng mga kabataan sa kanyang kampanya. Pinuntahan din ng Lenny Kiko tandem ang kanilang mga taga-suporta sa Lenny Volunteer Center sa Dasmariñas City, ang lungsod na may pinakamaraming botante sa probinsya. Nagtungo din si Robredo sa Novereta at Rosario kung saan sinalubong sila ng kanilang mga taga-suporta at ilang religious leaders. Noong 2016 vice presidential race, natalo si Robredo sa Cavite kay Bongbong Marcos na nakakuha ng mahigit kalahating milyong boto. Ang Cavite ang ikalawang probinsya sa bansa na may pinakamaraming botante para sa 2022 elections na may 2.3 million, sunod sa probinsya ng Cebu na may 3.2 million voters. Bernard, umaasa nga si VP Robredo na mas maraming Cabiteño ang boboto sa kanya sa darating na eleksyon kumpara noong 2016 elections dahil sa anyay at tindi at init ng pagtanggap sa kanya dito sa probinsya. Samantala, Bernard, kasalukuyan niyang ginagawa yung Grand Cabiteños People's Rally doon sa General Tria Sports Park. Pero bago ka makapunta doon, Bernard, ipapakita lamang natin yung sitwasyon dito sa kahabaan ng Arnaldo Highway. Doon sa mga nanggagaling ng Rosario, Bernard, ay kailangan nilang i-expect itong mabigat na daloy ng trapiko. Kanina may mga nakita na rin tayong mga supporters na bumaba na doon sa kanilang mga sasakyan. Maging yung mga ilan nating kasamahan sa media ay bumaba na rin ang kanilang sasakyan para maglakad na lamang papunta doon sa venue. Ito yung kailangan nilang asahan, Bernard, mabigat na daloy ng trapiko. May mga oras, Bernard, na gumagalaw naman gaya ngayon, pero simula kaninang hapon, Bernard, ay mabigat na talaga yung daloy ng trapiko dito. At na-expect natin na magpapatuloy pa yan hanggat tuloy-tuloy yung event doon sa Grand Cavitenos People's Rally sa General Tria Sports Park. Samantala, Bernard, bukas naman ay inaasahang sa probinsya naman ng Bulacan dadayo ang Robredo ticket para sa kanilang kampanya. At yan muna ang latest mula rito sa Cavite. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Harleen Delgado.